Ngayon, eh nagtatanong itong si Senator Joseph Victor Ejercito. JB, otherwise known as JB. Kasi po itong Supreme Court nung isang araw nag-decision, nag-issue ng TRO sa doon po sa paglipat ng pera ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Mm-hmm, mm-hmm. Ang kaso mo dyan, yung TRO, doon sa natitirang additional funds, 20 billion or something na lang. Mm. Yung iba po na, tapos na close to 70 billion, eh nalipat na. Oo. Pati ba yung kasama sa TRO? Hindi, 20 billion lang. Patay. Eh, hindi babalik yung... Wala hindi, na yun. Hindi na tapos babalik na yun. Yun. Nakuha na. Nakuha na eh. Hindi ba too late the hero yung TRO na yun? Yeah, ano ba sinabi ni JB? Ang sabi po ni JB, okay, kung kayo ay may excess na 90 billion sa inyong pera, bakit kayo nanghihingi ng subsidy yan ng 74 billion for 2025? Mm. Very revealing yung sinabi po ni JB. Mm-hmm. Eh, nanghihingi kayo ng subsidy ng 74 billion. May excess pala kayo. Tapos yung 90 billion, eh, binibigay nyo sa National Treasury. Ba't hindi nyo gastusin yan para sa health? Ah? Mm. So, sagutin daw po yan ng PhilHealth sa Senado. Kasi daw, ang Kongreso, eh, hindi mangingimi yan magbigay ng subsidy. Siyempre. Sa PhilHealth. Sa health. Dahil kailangan ng mga tao yan. Mm. Pero kung ganyan ang ganyan na pinamimigay niya naman yung pera, paano kaya yun? Ang hirap nga ipaliwanag nun kung ako ang PhilHealth. Mm-hmm. Ikaw, parang Joel, paano mo papaliwanag? Humihingi ka na 74, mamamalimos ka. Mm-hmm. Diba? Manghihingi ka donasyon, 74. Mm-hmm. Tapos yung pera mo nandito, pamimigay mo lang. Hindi, ano, aquarela. Utilized funds. Hindi, ano po ito, sir? Doon. Ano, ano? Meron hong requirements yan, naka-reserve po yan for two things. One, yung mga additional packages, medical, at saka for the actuarial life of PhilHealth. Yung reserve nila? Yung reserve. Oh, eh bakit mo ibibigay sa National Treasury? Kaya nga ho nang hihingi kami ngayon ng... Kasi binigay namin sa National. Ang hirap explain. Anak ng talk. Mahirap explain. Ay! Mahirap explain. Mahirap na explanation. Maganda yung actuarial. Maganda actuarial na sana yun eh. Pero bakit mo pinamigay sa iba? You've just deflated your own argument. Wala kang... Kaya very sarcastic ito si JB. Sabi niya, hingihingi kayo ng subsidy, tapos pamimigay nyo. Sabi niya, parang hindi consistent. Oo. Yeah. Yun na nga eh. Si Senator naman, porque malakas ang palo Senator mo eh. Senator naman, parang hindi consistent. So, malakas ang palo mo sa, ano eh. Oo. Ano ba yan? Matindi ba? 300 yards ba yan, Brad? Hindi, kasi ang gusto niya sa'yo na mangyari, ang PhilHealth, kung hindi nyo kailangan yung pera, yung mga provision doon sa... Universal healthcare. Yes. Ay gawin nyo na. Halimbawa, mag-establish ng clinic. Yeah, mga ganun. Hmm. Yung first line of defense against sickness, yun po check-up. Oh, yan. Para makapagpa-check-up ngayon, yung mga ordinaryong tao, ay imposible po. I-accelerate nyo na yan. Sana, ganun ang gusto niya mangyari. Mm. Sino ba sponsor nitong Universal Health Act? Diba siya? Siya. Siya principal. Ang nakalagay daw po dyan, ang PhilHealth dapat sagot nyo yung annual check-up ng bawat member. Yes. Nangyayari ba yan? First of all, ito ang aking experience dyan. Unang-una, ay obligahin ninyo lahat ng mga local government units na lahat ng kanilang residente magpa-check-up. Immediately. Kaya nga merong consulta program eh. Mm-hmm. Kasi yun yung first eh. Kailangan magpa-check up ka para may record ka. Okay. Otherwise, ano? Eh, yun ang sinasabi ni Senator. Hmm. Ang problema, ang mga member ng PhilHealth, dapat supposedly everybody is a member. Yes. Diba? Yes. Hindi alam yan, check up na yan, na sagot dapat pala ng PhilHealth yan. I-ramp up ninyo. Hindi alam. Eh, bakit? Kasi po, ayaw sabihin ng PhilHealth. Bakit ayaw sabihin ng PhilHealth? Gastos yan eh. Baka dumugin sila.
Object. Hindi. Ano? Ang gagawin dyan... Aba, eh, under the law. They have to do that. Kasi, ano yan, ang may package yan. In other words, the local health center maintained by the LGU or the Department of Health, mayro obligasyon na lahat ng residente. Kung hindi niyo kaya, you can outsource. Yes. You can outsource. Kung walang facility dyan sa yan, lugar na yan, obligasyon pa rin ng PhilHealth na humanap obligahin, ng paraan. Obligahin ninyo. Obligahin ninyo. Ito po ang sinasabi ni JB. 5 years na raw yang universal healthcare. Mm-hmm. Ni isa, wala pang na-check up under the... Meron naman, si Senator naman. Meron naman. Meron naman. Kaya lang, 5 taon! Wala pang nakakapagpa-check up under the PhilHealth program, check-up program. Hindi, meron naman. Pero ganito, antitindi ng percentages. Pare, halimbawa... What do you mean matitindi? Ito yan. Halimbawa, ang isang lugar, 100 residents, ang nakapag yung ibig sabihin ko yung nakapag-enroll and na-check up, the first activity. Ay wala pang isa. Mga 10. Hindi, mga 10. Out of 100. Out of 100. Mga 10%. Sama ng batting average. Hindi, sama ng, hindi tama si Senator eh. At sama ng batting average. 5 years na raw yan. So kailangan daw po magpaliwanag itong PhilHealth. Naku, patay ito sa mga... Plenary. Ang dami naman pinapatago sa Senado. Sobra. Blood control, PhilHealth. Lahat na lang. Paano? Pera natin yan eh. Paano hindi papatago? Pero alam mo doon yung... And the average, kagaya niyan, Brad, Joel, the best example is Paranaque. Mm-hmm. Yung senyo. Hospital ng Paranaque. Hospital ng Paranaque. May check-up ba dyan? May check-up pa doon. Ayun ang hindi ko alam. ang alam ko ikaw eh. Ikaw sa ka nagpapacheck up. Itinakbo, private clinic eh. Ano nangyayari? Meron. O eh, dapat di ba bayaran ka doon? Bayaran yung, ano? Hindi, yung sa hospital ng Paranaque, walang laman, walang technology, walang ano sila, walang no, nothing. No, nothing. Nung tinakbo yung bayaw ko roon eh, wala. They had to go to Las Piñas. Kumunta ka na lang sa Las Piñas. Ayan. Ang masakit yung sinabi ni Senator. Ang nangyayari daw po, dahil sa kapabayaan nitong PhilHealth, yung mga tao kailangan magpa-check up. Kanya-kanya lakad. Iyon na nga, ganun. Ayan. Kanya-kanyang hanap ng paraan. Halimbawa, maglilibos sa mga kamag-anak. O kaya pupunta sa or opisina. Pupunta sa PCSO. Yan. Para o sa pupunta sa, yan, ito pinakamalala, pupunta sa politiko. Diba? Check up yan. Tapos yung politiko na yun, sa kukunin yung pera. Sa flood control. Hindi naman siguro. Hindi naman. Dedicated, di ba yun? Meron siya ibang ano, kondo. Hindi po kukunin sa flood control. Yung sa flood control kasi, pambili ng kotse. Pambili ng super luxury car. Designated. Designated po yan sa super luxury car. Yung sa health, iba? Yung sa health, iba yun. Hindi, buti kung may matatakbuhan kang ganun, pare. Kaya nga... Kung wala ka matakbuhan, PCSO, hindi naman lahat yan, mapapagbigyan. Okay. Pagkor, hindi rin lahat. Ang politiko, okay, mali mo. Pinag-uusapan lang natin dito, check-up lang mo. Oo! Oh, mahal din, ha? Hindi, kaya nga si... Blood test, yung mga ganun. Kaya nga si, ano, si Nasek, Ted Herbosa, sabi na, magtayo na lang tayo ng ambulatory clinics, para yan na. Pero konti lang yung binigay na pera ng presidente, nasa 28 billion, 27, hindi magkakasya. Okay. Di sana, supportahan ng PhilHealth. Yung ambulatory group, ayan. Yan. Yun na yung lalakad. Alam mo ba dati, hindi ba meron tayo dati, sa, ewan ko natandaan ninyo. Sa amin sa Locos, meron kami tinatawag na sanidad. Yung sanitary. Meron, doctor, meron sa sanidad. O, isasama niya yun. O ito, mag-ano ka na rin. Ang sanidad, yung sanitary inspection. Doctor, okay. Lahat po ng establishment, tinitignan niya kung maayos kayo. Oh. Kasi health hazard. Oh, health Hindi nga, yun ang ano, pare. Kung hindi ka makahingi sa PCSO, pagkor, politiko, sa mga kamag-anak, ano, tiis ka na lang? Hindi ka na magpapacheck up. Wala na yun. Oh. So marami pong ganyan na sitwasyon. Wala namang matakbuhan, so titiis na lang. Wala na check up. Sa barangay? Likely. Marami... Yung mga kakilala ko ngayon, tinutulungan ko sa Caloocan. Ni minsan, hindi nakatikim na check-up yan. Ibig sabihin, wala man lang siyang blood test? Wala! Kaya magigising na lang isang araw, ang taas na pala ng taas ng BP. O ano, 40 anos lang. Ganyan na po nangyayari dyan sa ating universal. Kaya
Kasi baby to ni JB. JB, kamo ba baby mo yan eh. Titirahin mo na yung na walang kakwenta-kwenta ang PhilHealth. 5 years check up hindi magawa. Pare, magkano ba? Ano ba talaga? Hindi, meron na ngayon silang ginagawa. Meron na meron silang ginagawa ngayon. There are a number of private HMOs na yun na nga HMO. Matulong. Pero may bayad yun. May bayad. Kaya nga sila magre-reimburse noon, PhilHealth. Ito pa, sabi niya. Alam mo kasi sa akin, pare, yung PhilHealth, simula't simula, naging gatasan eh. Hindi naman gatasan. Hindi. Ibig mo sabihin, merong isang fraternity na... Ay, meron eh. Meron? Unang-una, nagpasasa yung mga executive. Pero teka muna, 60 billion ang na-transfer, ano? Oo. Remaining 29 billion. Yun ang natiaro. Wow. So, yung 60 billion eh. Nagpapasasa executives. Pangalawa, yung mga hospital. Yeah. I-raid dyan. Mm. Diba? Packages. Simula't simula, yan ang nangyari dyan eh. Cataract. O, ibig mo sabihin, natigil na lahat dyan. Dapat i- wala ako sinasabi. Tinagtatanong lang ako. So again, the argument of idle, unused, excess funds. Kasi ano daw yan? May Republic Act 11975 pwede daw yan. Gamitin. Approved by Congress. Paano ka nagka-excess fund? If you're talking about the excess fund. That's what they call it. This was the argument. Idle pa. Idle, Senator JB. Paano ka nagka-excess? Ang dami mong hindi nagagawa. Ang dami mong hindi ginagawa. Yung mga members ka, yung case rates nila, ang bababa ng binibigay mo. Di ba? Pag nagkasakit ka, siguro sagot ng PhilHealth, wala pang 5%. Eh, ayoko na lang magkasakit. Ayoko na lang magpagamot. Kaya yung mga iba kababayan natin, ang mamamatay na lang nang hindi nakakita ng doktor. Nakakita naman, hindi lang lang pa-konsulta. Hindi naman kaya lahat yan ng Department of Health, wala. Oh. Eh, hindi pwede. Hindi pwede. Kaya nga may PhilHealth. Kaya nga may dapat check sector. Up eh, preventive eh. Pero gusto niya raw habulin yung... sabi ni JB, gusto kong habulin yung ibinigay na dun sa akwan eh. Alam niyo po, it doesn't matter, Senator. Sabi niya kasi kung gusto niya malaman kung nagastos na. Tapos na yun. Well, fungible lang pwede. Oh, yes. Pag pinasok niyo sa National Treasury, hindi niyo pwede i-pinpoint kung saan ginamit yan. Kailangan hindi pwede i-pinpoint. Nandun sa National Treasury. Kung gusto po ng DOE, pwede nila ibalik yun. Di ba? Kumbaga, parang tubig yan, pag hinalo mo sa timba. Yun na yun. Yun na yun. Yung mga tubig na hinalo mo doon, matre-trace mo pa kung nasaan. Hindi naman yan color coding ng gasolina. Meron ba ganun yun? Chemical, yung chemical. Yun din, dayaan din yun. Ang kumita dyan, SGS lang eh. Diyan naman, no? At saka yung isang cabinet secretary. Tindi nun. Ha? Matindi. The only trillionaire. The only trillionaire. Aray ko. Ayaw kay Sara? Ayaw. Ayaw kay BP. Dalawa lang daw sila. Na trillionaire? Na trillionaire. Lupit naman nun. Ano malipit? Nalupit. Ah. Hindi naman. Pag sinabi mong nahalo, ginamit mo yung analogy ng tubig, ito binabanggit nila, napunta yan sa mga, well, Philip AFP Modernization Program, salary standardization, kung ako sila, multi-sectoral nutrition project, flood control, big ticket infrastructure project, sa'yo na nga, flood control, under the Build Better Program. Wag na silang, ang hirap pa himayin yan, bro. Wag na silang, flood control, ano pa, ayuda, wag na silang mag, ano, inclusive agricultural development. Meron ba yun? Wag na nilang, ganda ng pangalan yan. Wag na nilang i-detalye. Tawag na. No need. It actually adds insult to pag injury. Pag dinitalye mo yan, ay nako. Adds insult to baka injury. Baka malaman pa natin. Jonathan, ano itong Health Technology Assessment Council? Meron. Eh gusto daw niya, makialam na ito. Kasi? Kailangan daw malaman once and for all, ano ba talaga a right amount of coverage for, kasi ang PhilHealth, pabago-bago, ano, basta decision lang sila ng decision. Pag ganito sakit, ganyan ang coverage mo. Pag ganito sakit, ganito ka.
Eh, ano yan eh, whimsical, in other words. Para bang kursunadahan. Pag kursunada ng PhilHealth, ang, ano tawag nito, yung... Dialysis. Ang dialysis, eh, 100%. Mm. Maraming dyan mga kakampi, may mga dialysis center. Yeah, ganyan. So, may mga duda na may mga sektor taking advantage of this insurance system para kumita. At inaayunan ng PhilHealth. Mm-hmm. Anong gusto mangyari ni JB? Yung council daw na yan. Meron ba niya sa batas? Meron, under the UHC. Once and for all, lahat ng sakit i-determine magkano ang sagot ng PhilHealth. Yeah. Hindi po up to the PhilHealth board. Mm. At sila ay kung anong kursunada. Uh-huh. Tumawag yung inaanak or ano mga ganun eh. Hindi natin alam. At one time, yung cataract surgery, yan ang sakit. Disease for the month or for the year. Disease of the month. Oh, hindi, cataract. Kasi ano yun, reimbursable yun. Pinaprioritize nito. Reimbursable. Ano yung mga kailangan? 5 taon na raw po yung batas, ang gulo-gulo pa rin niya ang nangyayari na yan sa PhilHealth. Buti nga na ukil-kil dahil dito sa paglipat nitong pera. Ngayon, itong kinakakaba ko. Eh, baka ito si JB, ano to? A lone voice in the wilderness. Concerned na concerned siya kasi siyang ano, sponsor niya. Eh. Eh, concerned na concerned din yung mga taong bayan dahil sila namamatay. Oh. Kaya nga. Namamatay sa sakit. Mabuti nga, bringing out ni Senator JB yan. Kasi kung hindi, di wala na naman yan. Kalimutan na. Pero... Hindi, tsaka kung hindi na itigil to, taon-taon na lamang gagawin yan, yung PhilHealth, ibibigay yung pera doon sa... Treasury. Ano na ho? National Treasury. For your info, sir, mayroon ng ano, they are trying to activate yung para sa first line of defense. They are trying to activate the private sector. Private sector. Tsaka dadagdagan nila yung mga barangay health center na... Kikita yung private sector? Oo. Parang airport? Reimbursable yan eh. Yun na naman. Patay tayo. Kahapon, may mga kausap ako taga-Australia. Mm. Doon daw, mas nakakatakot pa magkasakit yung aso mo. Mm. Kasi walang coverage. Kasi ang tao... yung tao meron. Ang tao, pumunta ka lang sa ospital, gagamutin ka. Mm-hmm. Yun nga lang, maghihintay ka. Depende sa... Kung grabe ka, nagkaka-heart attack ka immediately. Mm-hmm. Okay? Pero kung yung mga complain mo, eh, halimbawa backache, eh may pila. Mm. Sa akin, maghihintay ako. Diba? Mm-hmm. Kung gusto mo, yung regular check-up, may mga schedule yun, maghihintay ka. Hindi yung kung kailan mo gusto ng check-up. Tsaka ka bukong check-up ka, hindi ganun. Mm. May schedule po, sa akin, okay din yun. Mm-hmm. Yung kay Senator JB, kaya importante yung primary. Para yung mga nagpapa-blood test, huwag ka na pumunta sa ospital. Diyan ka na lang. Diyan ka na lang. Sa barangay mo, ito na. Huwag kang pumunta sa ospital. Pupunta ka lang sa ospital kung talagang kailangan kang pumunta sa ospital. Meron ka namang ano. Bakit simple lang yan? Ba't di natin kaya magawa? Ginagawa na daw, sir. Si Ted Herbosa, Secretary, Health Secretary Ted Herbosa, ang gusto niya po, yung parang mobile clinic. Ambulatory. Umiikot siya dyan. Kasi nga, hindi pa magastusan yung mga permanent clinic. Hindi pa kaya eh. Halimbawa, bawat town, mayroong permanent clinic, lahat naman taga roon, pupunta dyan. Ang ideal nga dyan, to the barangay level eh. Meron. Di ba? Eh, hindi pa natin yung kaya. Check-up lang. Tapos meron ka ID nakalagay na doon kung ano yung mga ano sa'yo? Sinasakit. Ikaw mismo meron kang meron card. Meron ka na. Anywhere in the Philippines, kung nakita ka nila, alam mo. Bibigay mo yung card mo. Uy! Ito pala maintenance mo, ha? Hindi mo kinuha. Tabigyan kita. Yan. Wala mga ganong klase. Pa na eh. Meron naman health facilities program dati nung panahon ni Pinoy. Meron? Meron. Hindi nga natayo yun eh. Nawala na lang yung pera. Ah, hindi ba naitayo yun? Yung iba... Magandang idea. Yung iba, parang hukay lang eh. Nahukay lang yung area. Reported na yun as ano... Started. Nakuha na yung 15%. Nakuha na yung down payment. Down payment. 15%. Ganun. Hinukay lang yung isang... para sa isang poste.
Karamihan hindi natapos. Pero magandang ambulatory. Oh, so, hindi, parang yan, ano to, medical... Hindi, stop-gap measure lang yan. Ni Ted Herbosa, ang talagang gusto niya, permanent clinics. Oh, eh, wala eh. Kaya sabi niya, ambulatory. Stop-gap measure lang yan.